Kumusta mga kabasketball? Itong Super Chris TV, nagbabalik po sa inyo para bigyan kayo ng latest update dito pa rin po sa ating Team Gilas Pilipinas. Kabasketball, malapit na nga itong 6th window ng FIBA Asian Qualifiers and nananawagan po tayo na supportahan po natin ito pong ating Team Gilas o yung Philippine Team. Kailangan nating manalo dito sa Lebanon mga kabasketball at makabawi at dito rin po sa may Jordan dahil siguradong magbabago rin po yung kanilang lineup at mag-a-adjust yan kaya kailangan din po natin silang paghandaan. Confident tayo mga kabasketball dahil nandyan din po sa coaching staff itong si Coach Tim Cone na makakapagbuo sila ng mas malakas na lineup mga kabasketball this time. Kung hindi man available yung ibang mga player na hindi pa rin nakakasama dito sa may practice. And syempre wish natin na maging 100% na itong si Dwight Ramos dahil kagagaling niya lang po din dito sa isang injury. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin po siyempre yung ginagawang paghanda at practice nitong ating Team Gilas Pilipinas. Tignan nyo mga kabasketball, itong si Arakji, ayan, no? May inangasan na naman ito ng isang Pilipino. No? After na makachamba ito ng isang tira na napunta sa kanya yung bola. No? Pero the whole game, pangit naman ang laro niya. No? Kamote dahil puro bukalkal yung inaabot nito kay Kai Soto. Pero nung huli, pumapasok na yung tira niya at nakakuha ng isang magandang open shot. Kaya ayun, nag-angas mga kabasketball. Pero dito nga sa Dubai Cup, tignan nyo kung paano niya inangasan itong isang ating kababayan na player. So papayag ba kayo dyan mga kabasketball na dito, tayo yung mag-host dito sa Manila tapos tayo matatalo tayo. Siyempre hindi mga kabasketball, paghahandaan natin yan at sigurado, full pack o jam pack itong Philippine Arena dito at sigurado magugulat sila rito sa dami ng tao at ng ingay nitong ating crowd. Pero gaya nga na sinasabi natin, kailangan natin dito ng mas matatangkad na mga player, no? Matatangkad na point guard, nag-average ng at least 6'5 or 6'6. So pasok dito sila Dwight Ramos, no? At syempre mga shooter. So nandiyan sila Jordan Heading, si Bobby Ray Parks, yan, Scottie Thompson. And then sa wingman, ganun din, kailangan din natin na mga malalaki, lalo ng mga power forward, itong sina Japet Aguilar, Jamie Malonzo, at pasok para sa akin itong si Mason Amos, mga kabasketball, ha? Naglaro ito ng under 18 at merong magandang outside shooting at malaki ito, mga kabasketball, matangkad itong bata na to. So ito mga kabasketball, yung final 12 players na swak para sa akin mga kabasketball dito sa may 6th and final window ng FIBA. So para sa akin pasok dyan itong si Kai Soto, Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Jamie Malonzo, Mason Amos, Carl Tamayo, Japet Aguilar, Scottie Thompson, CJ Perez, Bobby Ray Parks Jr., Jordan Heading, at Dwight Ramos. Ayan mga kabasketball, maaaring meron pong iba sa inyo na hindi sang-ayon, pero pwede po kayong gumawa ng sarili nyong Final 12. Ayan. And sa tingin ko, sapat to mga kabasketball itong lineup na to para talunin itong Jordan at itong Lebanon this final window. Hanggang dyan muna mga kabasketball para sa ating quick video. And bago tayo magtapos, binabati ko po yung ating kaibigan na si Glenn Villa. Shoutout sa iyo dyan, paring Glenn. Ayan. And syempre sa lahat po ng sumusuporta dito po sa ating channel Super Chris TV at sa lahat ng bagong subscribers. Mag-iwan ng comment, like, share, and subscribe. This is Super Chris TV.